Sikat sa FIBA ang dalawang top performer ng ating Gilas Pilipinas ngayon sa pagkakapanalo nila sa Hong Kong China. At head coach ng Hong Kong China dismayado at may inamin sa press conference pagkatapos ng laban. So nanalo nga ang ating Gilas Pilipinas sa Hong Kong China sa score na 93-54. Halos na ulit lang ang nangyari noong unang nagharap ang Gilas Pilipinas at Hong Kong na kung saan 30 ang lamang ng Gilas at ngayon mas nadagdagan pa. Ang mga best player of the game sa ngayon ay si Carl Tamayo at Junmar Fajardo. Si Carl ay naka-score ng 16 points at may 5 rebounds, habang si Junmar Fajardo ay naka-score ng 14 points at may 8 rebounds. Si Carl at Junmar ang sikat na sikat ngayon sa FIBA, na special featured pa ang kanilang highlights sa laban. Napakaganda din ang lilaro ni Kai Soto na nakakuha ng 15 rebounds, mamaw, at may 12 points pa, na isa sa mga naging factor talaga sa pagkakapanalo ng ating Gilas Pilipinas sa Hong Kong China. Of course, si Justin Brownlee naka-score din ng 13 points. Lugi na sa height, sa talent at level of competition na inamin naman ang head coach ng Hong Kong China. Ayon sa press conference pagkatapos ng laban, ay sinabi ng head coach ng Hong Kong China na sobrang saya daw nito kahit dismayado sa pagkakatalo nila. Nag-effort naman daw ang kanyang mga player pero hindi daw talaga kaya. Napakalayo daw talaga ng level ng Pilipinas sa kanilang team. Kahit ang naturalized player ng Hong Kong China na nagsilbing translator ay sinabi nito na di hamak daw talaga na mas malakas ngayon ang ating Gilas Pilipinas. Lalo na kapag nasa loob daw si Kai Soto at Junmar Fajardo. Hindi daw nila kaya ang laki nila at mas may experience daw ang mga Gilas Pilipinas player kaysa sa kanila. Alam daw ni Duncan Reed ang talent na mga Gilas Pilipinas player dahil nakapaglaro na ito sa PBA sa Bay Area Dragon. Sa pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong ay 4-0 na ang ating Gilas Pilipinas. At ayon sa report na halos pasok na tayo sa Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Kung manalo ang New Zealand sa Chinese Taipei na most likely na mangyayari ay papasok na diretso ang Gilas Pilipinas sa Asia Cup dahil 4-0 na nga tayo sa standing. Ang Asian Qualifier ay magpapatuloy next year ng February at susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa kanilang home court at susunod naman ang Chinese Taipei. Sa Asia Cup, itong team sa Asia ang kukunin para makapasok sa FIBA World Cup. Kaya napakagandang mga laban ang mapapanood natin next year sa Saudi Arabia. Samantala, maisingit lang natin, marami ang nagtataka kung bakit hindi nakapaglaro o hindi pinaglaro si Dwight Ramos sa laban nila sa Hong Kong. Ayon sa ilang source, nagkaroon pala ng injury si Ramos sa laban nila sa New Zealand. Leg calf injury, at minabuti nga ng mga coaching staff, especially si Coach Tim Cone, na hindi napaglaroin si Dwight Ramos dahil alam naman nila na kaya ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong China.